si Gabriela Silang. Dati-rati, tahanan lamang ang maaaring galawan ng kababaihan. Isang babaeng namuno sa digmaan ang lumabas sa nabanggit na kalakaran. Siya si Gabriela Silang. Ipinanganak si Maria Josefa Gabriela Silang sa Santa Ilocos Sur noong Marso 19, 1731. Ang ama niya na isang magsasaka ay taga Ilocos Sur at ang ina naman niya na may bahay ay taga Abra. Sa di malamang kadahilanan, napawalay sa mga magulang si Gabriela bata pa lamang. Inampon at pinalaki siya ni Padre Tomas Milan. 20 anyos si Gabriela nang sapilitang ipakasal sa isang mayaman, subalit matanda ng manliligaw. Nang mamatay ang asawa, ay naiwan kay Gabriela ang malaking kayamanan. Dumating sa buhay ng Balo ang isang makisig, mabait at makabayang binata sa katauhan ni Diego Silang. 5 taon ding nanligaw ang binata bago napasagot si Gabriela. Noon ay may malaki ng problemang panlipunan ang mga Ilocano. Pwersaan silang pinagtatrabaho at sinisingin lang pagkatataas na buwis na mga mananakop na Espanyol. Sapagkat taglay ni Diego Silang ang lahat ng katangian ng isang lider, siya ang naging puno na mapag-aalsa laban sa mga mananakop. Sa lahat ng laban ng pinamunuan, kasakasama ni Diego si Gabriela sa pagtatanggol sa kalayaan. Nang ipapatay ng mga Kastila si Diego, ay naiwang lungkot na lungkot si Gabriela. Pilay ang liderato ng mga Ilocano na nawalan ng isang matapang na pinuno. Si Gabriela kasama ang mga kabig ay nagtatakbo sa Abra. Pamuling nakuha ng mga Espanyol ang Vigan. Kahit wala na ang asawa, hindi naduwag si Gabriela. Inisip niyang malaking responsibilidad ang pinasimulan nilang pag-aalsa. Kung tatalikod siya ay lalong malilibing sa kamatayan ang mga sundalo niya. Nagdesisyon si Gabriela. Itinuloy niya ang labang na iwan ng asawa. Si Gabriela na isang babae ang sumakay sa kabayong pandigma ni Diego. Pinalakpakan siya ng lahat sa pagiging tunay na henerala ng labanan at nagpapakagiting sa digmaan. Upang maparami pa ang mga sundalo niya, nanawagan si Gabriela sa mga kababayang naniniraan sa bulubundukin ng Abra. Sa dahilang mapagkakatiwalaan siyang henerala, lahat ay lumabang kahilera niya. Kung naitindig ng asawa niya ang kalayaan sa Vigan, itinayo ni Gabriela ang kalayaan sa Abra na bayan ng kanyang ina. Sa pagdanais na muling makuha ang Vigan, pinamunuan ni Gabriela ang pagsalakay sa mga Kastila noong Setyembre 10, 1763. Sa kasamang palad, ang 2,000 kawal niya ay hinarap ng 6,000 Kastila. Matapos makipagsagupaan, nagdesisyon si Gabriela na paatrasin ang humigit kumulang sa 80 natirang kababayan. Bagamat talunan, hangang-hanga pa rin sa katapangan ng henerala ang bawat Espanyol na dinigma niya. Nakatakbo sa mga kasukala ng Abra hanggang sa lalawigang bulubundukin si Gabriela. Ngunit, natuntun pa rin siya ng mga Espanyol sa pamumuno ni Don Manuel de Arza.
isa-isang binitay ang mga sundalong Pilipino sa tabing dagat mula bayan ng Condon hanggang Bantay. Bilang taloktok sa tagumpay ng mga Kastila, ipinamalita sa lahat na publiko isasagawa ang pagbitay sa henerala. Kalmadong hinarap ni Gabriela Silang ang kamatayan noong Setyembre 20, 1763. At ito, si Gabriela Silang, ang magiting at matapang na bayani ng bansang Pilipinas.